Nitong Lunes, natunghayan natin ang kwento ni Shane. Ang dalagang iniinda ang lumalaking bukol sa kanyang anit. Agad namang tumugon ang GMA Kapuso Foundation sa hiling ng kanyang kapatid na mapatignan sana siya sa doktor. Matagumpay nating naipasuri at naipatanggal ang bukol. Sa edad na 19, ang live streamer na si Shane. Hi guys! Welcome to my stream! Nagsusumikap na para masuportahan ang kanyang pag-aaral at para rin makatulong sa magulang. Tila bumaba ang kanyang kumpiyansa sa sarili nang may tumubong butlig sa kanyang anit. Napansin niyang lumaki ito matapos niyang magpa-bleach ng buhok. Nung mga unang month na nagpapa-check up ako, doon napupunta lahat ng ginagas ng kinikita ko, imbis na nakakapag-ipon ako. Agad na tinugunan ng GMA Kapuso Foundation ang liham ng kapatid ni Shane. Sinamahan natin siya sa isang dermatologist. Matapos ang ilang araw, isinagawa ang excision biopsy at tinanggal na rin ang bukol. Ang findings niya ay pyogenic granuloma, which is a vascular tumor. Nasa scalp pa siya, which is also a vascular region. Kaya ang surgery dito, medyo dapat cautious tayo. Ang problema, according to the biopsy, meron pang mga vascular proliferation na nakita dun sa ilalim ng scalp. Kaya Shane will need a second surgical procedure. May epekto nga ba ang pag-bleach sa kanyang buhok? There are studies na yung mga chemical ingredients that can cause irritation or cause an injury to the scalp can lead to a giant pyogenic granuloma. Kapag maliit pa lang, asikasuhin na nila. Huwag na nilang antayin na lumobo. Maraming salamat po kay Dr. Grace. Malaki po yung naitulong niya sa akin, lalo na ngayon na natanggal na po yung bukol ko sa ulo. Sobrang laki ng pasasalamat ko kasi wala na rin po kaming ginastos. Lahat po sinagot ng GMA Kapuso Foundation. Mga kapuso, kailangan pang sumailalim ni Shane sa pangalawang operasyon para tanggalin ang natirang bukol sa kanyang ulo.